1 cent po nung panahon ng Commonwealth, nung nasasakop pa tayo ng mga Amerikano. Ito yung tinatawag nilang isang pera. Pag-usapan po natin pagkatapos ng aking maising intro. Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Sa naman puno kayo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Sa lahat ng kabarya at kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. May coins po tayo dito ngayon. Ang 1 centavo nung panahon ng Commonwealth. Yan po. Pag-usapan po natin, sa harapang bahagi po ay makikita natin ang ating coat of arms sa ilalim. Yan yun. At may isang eagle na nakabuka ang pakpak na nasa ibabaw. Nangangahulugan lamang po yan na tayo ay nasasakop pa ng mga Amerikano. Yan po. At ang nakapaikot na lettering ay United States of America. Yan. May Commonwealth of the Philippines. Ito po yung series ng 1938. Yan po, makikita ninyo. Sa likod na bahagi naman po ay makikita natin ang isang taong nakaupo, isang lalaking nakaupo na may hawak na maso. Yan. Na nakaharap sa may bulkang mayo na umuusok na pakaliwa. Ang script nga po niyan ay Latin din. Ang lettering, 1 centavo. Pilipinas. Ang translation, Philippines. Ang edge po niyan ay smooth. Yan po. Ginawa po yan sa Manila, Philippines. Yun po, yung may tatak na letter M, sa Manila po yung ginagawa. Samantalang yung may tatak na letter S, sa San Francisco Mint po, sa United States of America. Nagpapagawa po tayo ng coins doon, simula 1918 o 1854 hanggang sa kasalukuyan. Yan po. Noong pong araw na ginagasta nila ang pera na yan, napakalago po niyan. Kinukwento ng lolo ko, pagka daw mayroon na silang coins na ganito, eh marami ang nabibili nila. May tinatawag na kalahating kusing na bawang, kalahating kusing na sibuyas, na ipambibili nila ito dahil ito ay isang pera. Nangangahulugan na 2 kusing ito, 2.5 centavos. Yan po. Ito nga po ay nanggaling sa bansang Pilipinas. Ang period po, Commonwealth. Pagbuhat ng 1935 hanggang 1946, ang type po ay standard circulation coin. Ang taon, 1937 hanggang 1944, ang value 1 centavos. Ang currency po ay piso. Yan. Ang composition po niyan ay brass. Tumitimbang po yan ng 5.3 grams at may diameter na 25 millimeter. Ang kapal po niyan ay 1.65 millimeter. Ang hubog ay bilog, makikita nyo naman, ang technique na ginamit dyan ay milled. Ang orientation, coin alignment. Na demonetized na po yan. Ang number po ay N number 6378. At ang reference number naman ay KM number 179, school number 17. Yan po. Noong pong 1937 ay may ginawa po sa Manila ng 15,790,000 o 10% sa frequency. Yan po. At noong 1938, gumawa ng 10 million.
1939, 6,500,000. 1940, 4,000,000. 1941, ay 5,000,000. At nung 1944, nung medyo malaya na ang Pilipinas, gumawa na po ng 136,485,798 o 89% ng pera na yan. Kasi nung panahon ng gera, mahirap ang pera eh. Pero nung nag-liberation na 1944, yan, magaan na ng konti ang buhay, kaya marami na pong inilabas na barya. Dito po sa Numista, ang mga barya nyo, pakitignan na po ninyo. Kapag po 1937 ang pera nyo at good, ay nagkakahalaga po yan ng 13 pesos. Kapag fine ay 51 pesos at ang very fine po niyan ay 110 pesos. Kapag 1938 naman po ay nagkakahalaga po ang fine niya ng 13 pesos. Ang 1939, ang good ay 13 pesos, ang very good ay 15, at ang fine 34 pesos, ang very fine ay 120 pesos. Ang 1940, pag po 1940 ang coins ninyo, ang good niya ay 450 at ang very good ay 29 pesos. Yung very fine po ay 53 pesos. At ang very fine 74 pesos, ang uncirculated po ay 10,000 pesos ba? Malaki pala. Malaki pala yung 1940 pag uncirculated 10,000 pesos. Yun naman pong 1941, ang very fine po niyan ay 100 pesos. Yun. Ibig pong sabihin, yung 1940 ang pinakamahirap hanapin dahil yan ang mayroong pinakamahal na presyo dito sa Numista. Yun naman pong 1944 hanggang 1945, nagkakahalaga po yan ng 12 pesos pag good. Ang very good po niyan ay 16 pesos. Ang very fine po, 49 pesos. Ang almost uncirculated ay 54 pesos. At ang uncirculated ay 190 pesos. Yun po. Nagulat lang po ako dahil yung pong 1940, ang uncirculated ay 10,000 pesos. Napakamahal na po pala. Kaya po kung meron kayong naitatabi, ay itago nyo na po at sa darating na panahon o araw ay lalo pa pong magmamahal yan. Dito naman po sa eBay, ang halaga po ng 1944 ay $8. Yan po. Sa Miss Corner, 5 euro ang 1944. Sa eBay po, yung graded po ay $129.99. $129.99. Yan po ang mga halaga niyan. Yan po lamang at wala nang iba. Dumako naman po tayo sa ating mga shoutout. Shoutout po kay CNH Vlog PH. Bro, shoutout sa inyo ni Ate Simply Lotlot. Shoutout kay Nitoy AC. Ang kababayan ko pong vlogger din, very po, very supportive po 'yan. Kay Roberto Perez Catalan, shoutout sa inyo. Kay Kalasag TV, shoutout po. Kay Evelio Flores Jr., isa po sa mahusay magpaliwanag 'yan pagdating sa coins. Shoutout sa inyo, bro. Kay BS Hernandez TV, 'yan po. Mahuhusay pong magpaliwanag 'yan. Si Kwentong Barya rin. Shoutout po sa inyo. Kay Rolando Quijada ng Kabanatuan City. Shoutout po. Kay Ram Victorio na aking pinsan nakabase sa Valenzuela. Shoutout sa iyo at sa inyong pamilya, bro. Shoutout. Kay AR Habana TV. Kay Tatay Greg Ahero. Shoutout po kay Jan Adam Marsan. Shoutout po kay Aaron Lifestyle.
Shout out kay Explore Ilocos, aka Money Collector. Shout out sa iyo, idol. Shout out kay Sita Mendoza. Shout out po kay Ray Esparta. Shout out po kay Hazel Santos. Shout out kay Clarice in Germany. Shout out po kay Joyce Europe Vlogs, kay Coins and Banknote TV. Shout out po kay Ate Sherry Bato, Saudi Boy TV, kay Jerry Balduesa. Shout out po kay AR Coins TV. Shout out din po kay AR Habana TV. Shout out po sa kapatid kong si Marcel Victorio na nakabase sa Luxembourg. Walang sawa at walang tigil po akong nagpapasalamat sa inyo dahil palagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Para po dun sa mga bago, paki-like at paki-subscribe nyo po ang channel ko. Para po sa ganun ay makatulong po sa akin. I-like at paki-share na rin po para po masaya. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.